Hello guys! So ngayon, gagawa tayo ngayon ng probiotics para sa ating mga alagang sisiw. So, since malamig yung panahon ngayon, so kailangan talaga nila naging healthy. At saka, kung gusto nyo maging malaki yung itlog ng mga inahin ng mga manok, so ito yung gagawin natin. So, kailangan natin dito sa homemade probiotics natin is ito, muscovado. Ito, giniling na bigas. So, tapos ito, molasses. At saka, dalawang basong Ampalaya juice at saka tatlong Yakult. So ito yung mga gagawin natin guys at ito yung mga ingredients sa paggawa ng homemade probiotics natin. Okay guys, yung una natin gagawin is magpakulo tayo rito ng itong bigas sa 2 litrong tubig sa 10 minuto. Hayaan natin siyang kumulo. Okay guys, so yung una natin gagawin is maglagay tayo rito ng 4 na kutsara na binukbok na rice. So sa okay, so yung susunod, lalagyan natin ng 2 litrong tubig. So wag na wag kayong kuha guys ng tubig sa na mayroong nawasa o chlorine. So yung gamitin natin is mineral or basta hindi siya ma-chlorine. Ilagay natin ito dito. So 2 litro yung gagamitin natin tubig dito guys. Alam mo pangalawang tubig natin. So, papakuluan natin ito guys ng 10 minuto bago natin tatanggalin dito sa may apoy. So guys, ito na yung ginawa nating pinakuluang bigas na kung saan is mayroong 10 minuto. Okay? So yung ginamit ko rito ang tubig is yung galing sa mineral. So, 2 litro nilagay ko rito. Guys, ma'am, huwag kayong gagamit ng tubig na mayroong chlorine kasi mamatay yung good bacteria dito sa Yakult. Okay. So, yung next natin gagawin guys is, siguraduhin yung ito ay malamig na. Hindi ito, dapat hindi mainit para hindi mamatay yung good bacteria dito sa Yakult. Ito, malamig na siya. Okay. Yung susunod natin gagawin guys, yung paggawa ng malunggay juice. Okay guys, sa paggawa ng malunggay juice, so kailangan natin itong itong malunggay. So, tinanggal ito sa kanyang sanga. So, inimay na ito. Tapos, itong 2 baso tubig at saka yung blender. So, atin muna natin ito. Dito. Lagay natin ito. Atin natin. Tapos, lagyan natin ito ng 1 basong tubig. Tapos kabila naman para balance yung tubig niya. Yan. Next, lagyan natin ito kagad. Tapos, i-shake natin ito. Ingredients natin rito, ipag sama-sama natin dito, ihalo natin lahat itong ingredients dito sa bottle na ito. So, una natin gagawin itong malunggay juice, ilagay natin dito. So, 2 basong malunggay, ilagay natin dito. Okay? Yung isusunod natin is itong 3 Yakult. Lagay natin ito.
Tapos, maglagay tayo ng 2 kutsara na muscovado. At yung susunod is, ito, 2 kutsara rin ng molasses. Okay? Yung susunod natin is, paghaluin natin itong lahat. Shake na rin ito. Lahat. So, ito yung paghalo. Okay. So, i-ferment natin ito ng 1 week. Huwag na nating tabunan yung itong bunga ng battle. Okay? So, tandaan nyo guys, every day, so sa 7 days na yon, araw-araw natin i-shake. Isang beses sa isang araw lang natin shake, ihaluin. Kapag maghalo, tapa natin, tapos i-shake natin ito. Tapos tanggalin din yung itong pakit niya. Yan, hayaan lang natin itong yung ginawa natin probiotics na tandaan nyo guys, wag natin itong paarawan. Dapat sa part lang ito ng lugar na hindi naarawan. So hayaan natin, at after 1 week, pwede natin itong gamitin. Okay? So after 1 week, pwede natin ihalo ito sa tubig na ating manok, or pwede rin ihalo sa tubig na kung saan doon natin mix yung ating mga patuka sa ating mga manok. So, thank you guys for watching. Sana may natutunan kayo dito sa ating ginawang probiotics na ito. Thank you guys.